Glory to God. And this morning, we are so blessed, mga kapatid, sapagkat yung ating pong inimbitahang preacher, dapat nung last Sunday, ay nagkaroon ng malami ng problema sa kanyang kalusugan. At nakalala ko, baka bigla na lang bumalik ulit. Diyan parang hindi na siya angkop sa klima ng Pilipinas, diyan sanay siya sa malamig. Pero purihin ng Panginoon, nag-decide siya naman natili na mag-stay sa pagkusto niya mapagbigyan ang kanyang mother church. Namimiss po natin yun sa loob po ng maraming taon. Hindi po natin siya kaya ni Pastor Gard. Matagal po siya natin ang pakinggan, bro. Alam mo ngayong umaga, mabibless tayo mga kapatid sa word ng Panginoon. Amen. Fresh from London. Ay, hindi na pala ito fresh dahil isang linggo nang narito. I would like to call on Pastor Bong Del Monte. Di ba kayo natataka ngayong December? Puro guwapo tumatayo dito. December 6, guwapo. December 13 at saka 20, guwapo. Ngayon, guwapo ulit. Yung December 27, hindi ko nababanggitin dahil pinakaguwapo yun. Ganda siya, Pastor Bong. Okay, so palapakan muna natin ang Panginoon nga. Hallelujah. Sabi niya, there's no place like home. At ito po ang church kung saan ako po ay pinanganak, lumaki, natuto, at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa ating pong Panginoon. Amen? At nakikita ko yung mga taong simula noon ay naglilingkod sa ating Panginoon at hanggang ngayon ay nandito pa rin, mga kapatid. At alam ko na tayong lahat ay sama-samang magpapatuloy sa ating pong Panginoon. Amen? Ating dakilain ang ating Diyos, mga kapatid. Siya ay isang buhay at makapangyarihan sa lahat. Siya ay tapat sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen? At dakila siya sa ating pong mga buhay. Nagpapasalamat ako kay Pastor Ed sa muli sa isang panyaya upang makapag-share sa inyong lahat, mga kapatid. At I'm so excited to see everybody. Yung kilala ko yung ibang mga bago na po mga nandito, mga kapatid. Kinagagalak po namin kayo makasama sa ating mga Panginoon. Praise God. Bakit hindi natin i-prepare ang ating sarili pa sa ating pong Panginoon? I miss that song, anointing. Amen? Yung anointing ng ating Panginoon ang siyang magbibigay sa ating lagi ng inspiration sa ating pong mga buhay. But before we read the scripture, shall we sing that song, anointing, follow me. Anointing, follow me. Praise the Lord. Anointing.
Bible, in the book of John, chapter 4. John, chapter 4, reading from verse 3. John chapter 4 verse 3. Nilisan niya ang Judea at paroon muli sa Galilea. At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bahagi ng lupain ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Naroon ang balong ni Jacob. Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balong, mag-iika-anim na mga ang oras. Dumating ang isang babae taga Samaria upang umigib ng tubig at sa kanya sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat nasa pasabayan ng kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nangangakipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritana." Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat, isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapot ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bukal sa kabuhayang walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw ni pumarito man sa ganitong kalayo upang humingi pa." Tayo manalangin mga kapatid at hindi natin ang basbas ng ating Panginoon. Nakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pribilehiyo na binigay mo sa amin upang kami makarinig ng iyong salita. Papagulay-gulayan ito, Panginoon, at marinig namin ang iyong pangungusap sa aming pong mga puso. We are praying for your great anointing in our hearts, in our mind, in our soul, Lord, that we will understand your will today, O Lord. We pray that you will guide us and lead us, O Lord. Gamitin mo lang akong instrumento upang maipabot mo ang iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Susin mo kami ng iyong Santong Espiritu at busugin mo kami ng iyong pagpapala sa umayang ito, Diyos. Bless us, Lord. Bless your word, O God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Purihin natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Nais kong kunin ang mensahe ng ating Panginoon doon sa verse 15, when the woman realized what Jesus meant of the power of His living water. At sinabi ng babae, "Sir, give me this water." Amen? Sabi natin, "Sir, give me this water." Sir. Amen? Nakakapo na tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Sa scripture na binasa natin, mga kapatid, there is a
big event that happened in between the verses from verse 3 up to verse 15. At kung atin pong ito'y babasahin, mga kapatid, parang ito'y isang simpleng pangyayari lamang nang si Jesus ay supposed to be maglalakbay papuntang Galilea, and yet at some point, he just changed his mind at naisip niya mayroong isang matinding kinakailangan kong gawin bago ako pumunta ng Galilea, at ito ay ang tumungo sa Samaria. And there, at some point, doon sa kanyang pagpunta sa Samaria, ay mayroong isang malaking pangyayari na mayroong malaking kinalaman sa atin pong mga buhay sa pagkakataong ito. I can still remember the teaching about Rima. Alam niyo ba, mga kapatid, yung ibig sabihin ng Rima? Hindi po yun yung matamis na kinakain natin, mga kapatid, kapag Pasko o Pasyon. Ano ba yun? Yema. Ay, Yema. Ba pala yung Yema? Rima. Rima. Ang Rima, mga kapatid, ito po ay isang revelation of God towards somebody. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng Rima, mga kapatid, it is like the anointing of God towards your heart. It is like the anointing of God in your mind that makes you understand things that people don't. Yes, right. Kapag tayo nagkaroon ng Rima, mga kapatid, mayroon tayong mga bagay na nauunawaan na hindi kayang unawain ng iba. Kaya nga, mga kapatid, ang isang tao nakatanggap ng revelation sa ating Panginoon, sila ay nagmumukang o nagmimistulang, sira ang ulo, sira ang bayan, sapagkat hindi sila maunawaan ng mga taong walang pagtatanggap ng Rima. Minsan kapag tayo nagbabasa, mga kapatid, ng Biblia, ang isang simpleng salita, kapag mayroong Rima ang ating Panginoon, mayroong revelation ng Diyos, it changes our mind, it changes our interpretation, and it changes our ways of thinking. Ganito ang Rima ng ating pong Panginoon. At ang Diyos, mga kapatid, kapag mayroong ganitong pagtitipon-tipon, kanyang ibinibigay ang kanyang Rima sa mga taong mayroong kakaibang desire sa kanilang puso. The Rima is so powerful that it can change anybody. The Rima is so powerful that it can change things that are unchangeable. Napakapangyarihan ito ng walang matigas na bagay na hindi mapapalambot ng Rima ng ating pong Panginoon. Ang mga haring matataas ay napaluhod sa kapangyarihan ng revelation ng ating pong Panginoon. Ang mga dakilang matatalinong tao ay lumuhod sa harapan ng Diyos dahil sa revelation ng ating Diyos sa kanila pong mga buhay. At tayo'y magkakaroon ng Rima sa araw na ito galing sa ating pong Panginoon. Pulihin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! The Rima of God will be revealed in our lives today. Matibang dahilan kung bakit tayo naparito, mga kapatid, we have all sorts of reasons bakit tayo pumunta sa church, mga kapatid. Sometimes we have different expectations. Minsan, kung aminin natin sa hindi, mga kapatid, minsan meron tayong expectations. Ano kaya ang kanilang tingin sa aking bagong damit? Ano kaya ang kanilang masasabi sa aking bagong itsura? Dahil bagong taon ngayon, bagong itsura, baga kaya lumala? O ako baga kaya ay humina? Ano palagay niyo? Tayo ba'y lumala ngayon? Lumala ng kagwapuhan? Yes! Lumala ng kagandahan? Amen! O lumala ng kabutihan? Tayo mag-isip ng masama, negative. Kailangan new year, bagong taon, bagong positive lahat, mga kapatid. Amen? Praise God! We might have our reasons of coming to church. Kung tayo, mga kapatid, ay magiging honest sa ating sarili, bilang isang mana ng palataya, we've been through all sorts of struggles in our lives. Meron tayong ups and downs. Now we're more than 20 years, 25 years, 30 years of serving God. Don't tell me na lahat ng ating paglilingkod sa Diyos ay parating diretso-diretso lang. Minsan diri-diretso din. Hindi lahat ay diretso, minsan diri-diretso.
Pag dire-diretso, hindi yung diretso. Diretso yun eh. Minsan mayroon tayong baba, mga kapatid, sa paglilingkod. Minsan mayroong pataas, minsan mayroong patagilid, minsan mayroong pakanan, minsan mayroong pakaliwa. Pero ang mahingit sa lahat, mga kapatid, ay yung tayo'y nagpapatuloy kahit anong mangyari, tuloy-tuloy, mga kapatid. Taas, mayroong baba. Ating kapatid. There are times na nagkakaroon tayo ng doubt sa ating pong pagkilala, sa ating pong Panginoon. And that is a fact of life. Even John himself ay siya lang mismo nakakita sa ating Panginoong Jesus ay nag-alinlangan pa siya. Ang sabi niya ay, ikaw na ba talaga? O kami maghihintay pa? Ay kaharap mo na! Kaharap na niya mismo! Ay ikaw na ba talaga, Brother Joseph? Ikaw na ba talaga? O kami maghihintay pa? May napakasaklat naman nun ay si Jesus Christ ay kaharap mo na, ay alanganin pa. But that is a fact of life. Kung si John nga ay personal na nakasama si Jesus Christ ay nag-alinlangan pa, ilan na tayo hindi natin siya nakasama? Hindi ko malang nakakamayan si Jesus, hindi ko malang nakamayan mga kapatid. Eh si John, nakasama niya, nakasalo niya sa pagkain, nakasama niya sa pagtulog, nakahawak niya ng kamay, nakasama niya for so many days. And yet, he doubted of him. Eh, gano'n pa kaya tayo? And that is a fact of life. Pero may matinding lesson dito, mga kapatid. Sapagkat tayo ay mayroong kakaibang pananampalatayang itinalim ng ating pong Panginoon, na bagamat hindi natin siya nakikita ng literal sa ating pong mga mata, pero siya'y nanahan sa ating kalooban, sa ating mga puso. Siya'y kumikilos sa ating pong mga puso, mga kapatid. Meron tayong ups and downs sa ating pong mga buhay. But I tell you, mga kapatid, ang revelation ng Diyos ang siyang nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Sino rito ang minsan ang gustong tumigil at gustong tumalikod sa ating pong Panginoon? And yet, at some point, God revealed something in you that made you change your mind. At sinabi mo, Lord, gusto kong magpatuloy papaseo sa aking paglilingkod. This is the power of God's revelations in our lives. Tayo mga kapatid, may mga struggles, pero may revelation ang ating pong Panginoon ngayong umaga. Ang babaeng Samaritana, mga kapatid, the background of the story is about the Samaritan woman. Merong good Samaritan sa Bible, di ba? And the woman stood like the bad Samaritan. The bad Samaritan in a sense na hindi good ang kanyang way of living. So, more or less, parang siya ang bad Samaritan. And yet, may pagkakataon, ito nangyari dito sa Biblia, na habang nag-minister itong si Jesus Christ together with His disciples, mayroong matinding damdamin ng ating Panginoong Jesus that instead of going to Galilee, He changed His direction heading towards Samaria. Hindi lang niya naisip na gusto kong pumunta sa Samaria, gusto kong mag-sightseeing doon. But Jesus Himself felt the deep must need to be in Samaria dahil mayroong isang matinding ministeryo na gagawin ng ating pong Panginoon sa lugar na yon. The woman, or the Samaritan woman, didn't know that this is taking place along her way, on her way to Jacob's well. Hallelujah. Sa Samaria, mga kapatid, nandoon yung balon ni Jacob, na kung saan ang mga tao ay umiigib ng tubig, and the Samaritans, they need to travel so far just to fetch water doon sa Jacob's Well. Ang isang matindi rito, mga kapatid, the Samaritan woman on her way to Jacob's Well, she was full of burdens. Marami siyang kabigatan, mga kapatid. Marami siyang dinadala. Marami siyang pagsubok. Marami siyang problema.
marami siyang isipin, mga kapatid, na hindi ito nakikita ng mga tao sa paligid niya. Tanging siya lang ang nakakaramdam ng kabigatan ito. Marahil ang kanya, mga kaibigan, thought she was a happy woman. Marahil ang kanya, mga kabarkada, ay kitang siya ay masiyahin, masigla, positive woman. But deep within herself, there was a big burden in her heart that needs to be sorted. Marami sa atin dito, mga kapatid, we come to church. I don't know some of you, you don't know me. We don't know each other. We just come to see each other in the church every Sunday. Pagdating natin dito, nagkakamayan tayo. Tayo ay nagpapatian, nagyayakapan, nagkakamustuhan. Pupunong-puno ng hindi sa atin pong mga pisngi, mga kapatid. Pero hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng iyong puso. Hindi ko alam kung anong bigat ang iyong dinadala. Hindi ko alam kung anong pag-iisip meron ka sa pagkakataon yun. Ang nakikita ko lang ay yung physical appearance mo na ikaw ay humingiti sa akin. Pero marahil sa iyong kaloob-looban, mayroong isang pangangailangan na walang sino mang nakakaunawa nito, mga kapatid. Kundi meron lamang isang pangangailangan na naghahanap ka ng kasagutan. We are so limited. Ang ating pastor ay very limited, mga kapatid. You can only deal kung ano ang inyong ipinapakita sa bawat sa atin. That's true. But behind that, mayroong somebody who is greater than anybody else na kayang i-deal ang ating kaloob-looban, mga kapatid, ang ating dinadala. Purihin muna natin ang ating tumpang na ito. On her way to Jacob's well, marahil ang kanyang isip, mga kapatid, I need to fetch water. Kailangan kong umigit ng tubig, kailangan kong gawin yun. But on her way, marami siyang pag-iisip sa kanyang mga pasalin. Dito mo makikita ang kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat ang pinakita ng istorya sa Biblia ay ang pagiging una ng Diyos sa atin bago pa tayo makarating sa ating patutunguhan. Yes. Ang sabi ng Biblia, Jesus went to Jacob's well. At si Jesus ay naghintay doon sa babaeng Samaritana. Bago pa dumating ang babaeng Samaritana sa Jacob's well, there Jesus waiting for her. Naghihintay na ang ating Panginoon bago pa man siya dumating. Sapagkat bago pa man dumating ang babaeng Samaritana, hawak-hawak na ng ating Panginoon ang kasagutan sa kanyang mga pangangailangan. Hawak-hawak na ng ating Panginoon ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Hawak na ng Diyos. Ang blessing ay hawak na ng ating Panginoon. Marahil bago tayo pumunta sa church na ito, marahil bago tayo nagbili sa umaga, marami pa rin tayong problema, marami tayong kinakaharap, mga kapatid. But I tell you, marahil ang isip mo para pumunta dito sa church ay simpleng pag-igiblang ng tubig. Marahil ang isip mo sa pagpunta sa church na ito ay simpleng pag-awit lang ng mga songs of praises. Marahil ang isip natin sa pagpunta natin sa church na ito ay makita tayo sa loob ng church. Marahil ang ating isip sa pagpunta sa church na ito, makakapamasko tayo, mga kapatid. Marahil ang isip natin sa pagpunta sa church na ito, makita tayo ang ating bagong damit. But I tell you, there is more than that. Dahil bago pa tayo dumating sa church na ito, nandito na ang ating Panginoon naghihintay sa ating mga kapatid. Itong 2016, nandito na ang blessing at ibibigay ko na ngayon at handa na akong ibigay sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid.
the other hand, the Samaritan woman was so unaware of what's going to happen. Marahil itong araw nito ay simple panibagong Sunday lang, just like any other Sundays that we come to church, we clap our hands, we praise, we sing, we dance, we sing along with the choir, with the musicians. It's just an ordinary Sunday. Ito'y ginagawa natin every Sunday, pabalik-balik pagdating sa church, uupo ako sa same position where I am always been. Every Sunday, yun ang pwesto ko, kailangan doon ako nakaupo, dahil schedule doon ako pupunta. Every Sunday, pag nagpalakpakan, papalakpak din ako. Pag nag-awitan, pag nalundagan, nagsayawan, I will do the same thing. But there is more than that today. God wants to change something in our lives this morning. Merong gustong gawin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. And the only way to achieve that is for us to pray, Lord, give me your revelation. Ibigay mo sa akin ang pangunawa, Panginoon, kung ano ang kalooban mo sa aking buhay ngayong taong ito. Hallelujah. The Samaritan woman, pumunta siya doon, mga kapatid, at nakita niya si Jesus Christ. And the first statement that Jesus said to her, anong hinihingi niya? Humingi si Jesus ng tubig na may inom. Ito ang unang bukana ng ating pong Panginoon sa Samaritan woman. Humingi siya ng tubig na may inom. Ito ang hinahanap sa atin ng ating pong Panginoon. If we have something in us that we can give Him. Hindi yung ano ba ang meron ka, Panginoon, na ibibigay mo sa akin. Na every time na lang pag pumunta tayo sa church, hingi na lang ng hingi, hingi na lang ng hingi sa ating pong Panginoon. We never give time to give something to God. Yeah. Kaya nga sinabi natin, Panginoon, it's better to, it's more blessed to give than to receive. Right. Dahil the more you give, the more you will receive. Yes. Amen? Yes. Ang ibig sabihin na the more na magbigay tayo sa ating Panginoon, the more na ibabalik ng Diyos ang pagpapala sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Yes. Palakpakan muna natin ang ating pong Panginoon. Despite of Jesus asking something, pahingi ng tubig, ang unang bukana naman ng babae sa kanya, mga kapatid, how come na ikaw na isang Hudyo ay nakikipag-usap sa aking Samaritano? Sapagkat mayroong barrier, mga kapatid, racial barrier, ang Jews at ang Samaritans, mga kapatid. They don't usually deal with each other. At ang sabi ng babae, ikaw ay Hudyo at ako ay Samaritano, bakit ikaw kinakailangan makipag-usap sa akin? Hindi pwedeng mangyari ito. It is like the spiritual condemnation in our mind and in our hearts. Right. That hinders us from praising and worshiping God. Right. Kapag ikay nakagawa ng isang pagkakamali, Satan will condemn us from being sinners. Yes. Kapag ikaw ay nagpupuri, ang sasabihin sa iyo ni Satan sa ating isipan, kagabi, ginawa mo itong kasalanan na ito. Ngayon, papalak-palakpak ka pa dyan. May pakisaligkirig ka pa dyan. May pagulong-gulong ka pa. Itong ginawa mo kanina eh. Iniingos mo nga yung asawa mo. Binato ka mo nga yung misis mo. Tapos pagdating sa church, ang lakas mong pumalakpak. Pag nasa bayan, ang lakas mong manapak. Naku, si nanay. Sa lakas magpuri sa church. At kung anong nilakas ng magpuri sa church, sa namang nilakas, magnangawa sa bahay. Parang paputok sa New Year. And the devil will condemn us. Na ikaw ay ganito, ganyan ka, ganito ka, ganyan ka, ganito ka. And the more instead of us inspired to praise and worship God, ang naisip natin, parang ako'y alanganin na magpuri. Pag matanggay niyo pa, ako'y inaalang ang magpuri. At ako'y makagawa ng garni.
The devil will condemn us, mga kapatid. Hindi ka pwede makipag-usap sa amin sa pagkat ikaw Hudyo. Ako'y Samaritano. There is a barrier between Jesus and the woman dahil ang babae ay naglagay na agad ng barrier sa harapan ng Diyos. But I want to let you know, Jesus initiated this appointment. Itong appointment na ito ngayong umaga ito, mga kapatid, si Jesus Christ ang nag-appoint sa araw na ito para tayo ay makarating dito, mga kapatid, sapagkat mayroon siyang gustong gawin sa ating mga buhay. Mayroon siyang gustong ipahayag sa ating mga buhay, mga kapatid. Jesus wanted to do something in our life. Kaya gagawin niya ang lahat ng paraan upang ma-reveal niya sa atin ang kanyang layunin sa ating pong mga buhay, mga kapatid. There is a blessing that's awaiting for us. May blessing ang Diyos na naghihintay sa atin, mga kapatid. It is a matter of claiming it. It's a matter of claiming it. Ano sabi ng babae, ikaw'y Samaritano, ako'y Samaritano, ikaw'y Hudyo, hindi kayo nakipag-usap sa amin. At pangalawa, sabi ng Samaritana, wala kang pang-igib ng tubig. Wala kang pang-igib ng tubig. Parang pagsasabi natin na Diyos, maiksi ang iyong kamay upang makakuha ka ng tubig at maibigay ang aking mga pangangailangan. Sometimes we try to limit God's power and God's ability in a nutshell. Yes, right. Sa isang sisidlan lang, na hanggang dyan ka lang, Jesus, hanggang dyan lang ang magagawa mo. After niyan ay kinakailangan kapangyarihan ko na at yung aking talino at yung galing ko na ang pakinusin ko. But God's power is beyond our abilities. Yes. Ang sabi ng babae, wala kang ipangigib at ang balon ay napakalalim. It is a way of saying na Lord, napakalayo na ng aking damdamin at ang aking sitwasyon sa harapan. Yes, right. The well is so deep. Malayo na. Malayo na ang aking damdamin, malayo na ang aking inspirasyon, malayo na ang aking pag-iisip, malayo na ang layunin ko sa paghilingkod ko sa Diyos. Kaya mahirap bumalik. Mahirap bumalik. May mga limitations na sinet ang babae sa Samaritana ito sa atin pong Panginoon. And yet, I tell you, walang limit ang kapangyarihan ng Diyos sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Amen? Purihin mo na natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Sabi mga kapatid ng babae, maiksi ang iyong kamay upang maabot mo ang tubig. At nandun mga kapatid, nagsalita ang ating pong Panginoon na sabi niya, ang sino man uminom ng tubig sa balong ito ay muling mauuhaw. Subalit, sino man ang uminom ng tubig na nanggagaling sa akin ay hindi na muling mauuhaw magpakailan-kailan paman. This is just a simple statement of Jesus Christ. Na kung ito'y hindi i-reveal sa atin ng Diyos ang tunay na kahulugan nito sa atin pong mga buhay, this will just be a simple statement to us as well. Yeah. Ito'y simpleng salita lang. Na kung sino man ang iinom ng aking tubig, ay hindi na muli mauuhaw magpakailan-kailan pa man. It's just so simple as that. Pero I tell you, church, kung mayroong revelation ang Diyos sa atin ngayong umaga ito, mga kapatid, this is not just a simple statement, kundi ito'y makapangyarihang salita ng ating Panginoon that if you will just desire my Spirit, hindi ka na magkakaroon ng kagutuman, magkakaroon ng kauhawan, sapagkat ikaw ay aking i-inspire sa iyong paglilingkod despite of all the discouragement. Nandito ang commitment ng Diyos kapag tayo ang mayroong desire sa kanyang rivers of living water. That's true. Hallelujah. Between verse 14 and verse 16 of John chapter 4, mayroong rima na nangyari, mga kapatid, in between that verse. Na ang babae nung simula nakipag-usap sa Diyos, she was full of negatives.
Puno siya ng mga negatibong pag-iisip. Panginoon, maiksi ang kamay mo para umabot sa balon. Pangalawa, Panginoon, ang balon ay napakalalim para umabot mo. Pero nung sinabi ng Diyos at nireveal ng Diyos ang kanyang kalooban sa babae, mga kapatid, she started to desire for the water. At ang sabi niya, Panginoon, Sir, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang kailan pa ay hindi na ako mauuhaw at hindi na ako maglalakbay upang umigit pa sa lugar na ito. Ang rima ng Diyos ay nangyari sa kanyang buhay, mga kapatid, at ang Diyos ay kumilos sa kanya at ipinakita ng Diyos sa kanya ang magagawa ng Diyos. Mayroon ng desire ang babae. Because of the revelation of God, there was the desire to have the water. Humingi ang babae, Panginoon, ibigay mo sa akin ang tubig na ito para ko hindi na mauhaw. Pero hindi ganun kadali, mga kapatid, ang lahat ng bagay. You come to church, you say, Lord, bless me. As simple as that, pag-uwi mo, bless ka na. Lord, give me, pag-uwi mo, as simple as that, meron ka na. Pag humingi ka ng isang bagay, nandiyan agad. Kapag ang iyong anak humingi ng isang bagay at paghingi ng isang daddy, pahingin ganito, oy, gusto mo iPad, o yan, iPad. Pag daddy, pahingin ng ganito, gusto mo niya, o ito, isa sa iyo. Ay, daddy, pahingin ng 3,000. O yun, 3,000. Daddy, ang gusto kong bawal araw-araw ay 5,000. 5,000 ba araw-araw? Daddy, at age of 9, gusto ko na mag-asawa, ay mag-asawa ka na. Lahat ng hingi, binigay. Ano mangyayari sa bata? Spoiled. Spoiled brat. Ay, madali lang sa akin ang buhay. Madali lang lahat ng bagay. They will never know and understand the value of life. Yes. Dahil madali lang ang lahat ng bagay. At hindi ganyan ang ating amang nasa langit. Hindi niya basta ibibigay sa iyo ang gusto mong hingin. Right. He wants to see your dedication. Na kung ikaw ay bibigyan ng Diyos ng isang bagay na ito, He wanted to make sure na ikaw ay uwid pa rin sa iyong paglakad. Hindi ka mamamalungkot sa iyong paglakad. There is a blessing for us, church. I tell you, there is a great blessing in our lives. Pero what God wanted to make sure na kung ibibigay niya sa iyo ang blessing na yan, ay hindi yan ang magiging dahilan ng pagtalikod natin sa kanyang harapan. Let's go. Lagi ko sinasabi kahit ngayong oras na ito, Brother Joaquin, ay kaya kang bigyan ng ating Panginoon ng 10 milyon ngayong oras na ito. Right, let's go. Luto agad na nasa isip mo na ito eh. Kahit ngayong oras na ito, ay kayang ibigay sa atin ang Panginoon ng isang bagong bahay, isang magandang sasakyan na pangarap natin, mga kapatid. Pero hindi gagawin ng Diyos yan. Hindi niya agad gagawin yan. Dahil marahil nakikita niya itong taong ito, hindi pa ito hinog sa pagpapala. Yes. Nakikita ko na ang kanyang dedikasyon sa akin ay hindi pa ganoon kahinog para tumanggap ng pagpapala. Minsan ang pagpapala sa ating buhay ang siyang naglalayo sa atin sa paglilingkod natin sa ating buong Panginoon. Pero pagkakita ng Diyos, hindi ako kaya ipagpalit ng anak ko nito. Kahit na anong ibibigay ko rito, hindi niya ako kaya ipagpalit. Kaya kung anong iyong hihingin ay para kang unlimited iced tea. Uminom ka na hanggat gusto mo! Uminom ka na! Humingi ka na hanggat gusto mo! Hindi mauubos ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat napatunayan ng Diyos, hindi kayang bilhin ang pananampalataya ng anak kong ito sa akin. No! Walang makatatapat sa kanyang pagtitiwala sa akin. Na kahit ibigay ko sa kanya lahat ng ito, at kunin ko pansamantala para subukin, He will never change His faith in me. He will never change His relationship in me. Kahit bigyan ko siya ng mga pagsubok, He will remain serving. Come on. Ang isang blessing ng Diyos, katulad sa isang puno, kapag ito'y iyong pinitas ng hindi pa hinog, ay mapait ito. Natanggap mo nga
ay hindi mo mapapansin, may dakta palang maiiwan ito sa buhay mo. Yes, right. Tulad nung isang bata, mga kapatid, Daddy, gusto kong magtanim tayo ng mangga at mag-ani na tayo. Ay siya, sige, patayon ng mangga, buto ng mangga, tatig itanim dyan. At yung unti-unting sumisibol na yung mangga, yung kunting sibol pa lang, ate na yung pitasin. Dahil bata ka eh. Pag bata ka, hindi mo alam kung kailan ka pipitas. Gusto mo, pagkagusto mo ay agad. Walang patience. Walang commitment. Ay, pitasin na natin. Hindi pa na, kapalalaki ko pa yan eh. Pagkag napalaki yung pabubungahin mo, isa ka palang pipitas. O yung batang makulit, ay, pitasin ko na. Habang hindi nakatikin si tatay, ay pitasin ko na ito. Yung kakaunting sibol na putong na. Wala na. Ang blessing ng Diyos sa atin will always come at the right time. At the right time. Kung hindi ka pahinog na tumanggap ng 1 million, eh, hindi ka bibigyan ng Diyos na 1 million. Bakit ka naman niya bibigyan? Mawawala ka sa church na ito. Maisip mo ako'y multi-millionaire na. Hindi na ako pwedeng makipagkamay sa inyo. Ako'y multi-millionaire na. Hindi na ako pwedeng kumamay sa inyo. Ako'y mayaman na. God will never bless your life with that. Yes. Ang gustong makita ng Diyos sa atin, may pagpapala o wala, nananatili tayong mababa sa harapan ng ating Panginoon. Nananatili tayong mababa sa harapan ng ating Panginoon. And God's blessing is always there. I tell you, church, bago ka pa humingi ng isang bagay dito, nakita na ng Diyos ang desire ng puso natin. That's true. Bago ka pa humingi, nakita na ng Diyos ang desire ng puso natin. Alala nyo mga kapatid, nung tayo na ako'y nagpipreach, and I got loads of desires in my heart. The Lord, gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko magkaroon ng salamin, Panginoon. Ang gusto kong salamin ay pulis. Siyempre, maghihingi ka specific. Alam mo, yung gusto mo ng salamin, baka mamibigyan ka ng Ray-Ban. Ay, ayoko Ray-Ban, gusto ko yung pulis. Bakit ka? Ihingi ka na din lang, humingi ka na maganda. Gusto, ayoko ng pulis. Wala naman akong pambili. Wala naman akong pambili, mga kapatid. Noon yun. Ngayon, may pambili na ako ng pulis. Baka wala akong bili yung pulis, Lord. Eh, sabi-sip ng Panginoon, sandali. Pwede ka naman tumagap ng pulis. Baka mamaya, piling mo maging si Richard Gomez ka, eh, isnabing mo na yung mga kapatiran sa church. Eh, hindi ako, ready na, ready na. Ay, di ako ipunta doon sa tindahan ng ano, tindahan ng salamin. At ako itingin ang, ganda ang pulis dito yun, ganda yun, gusto ko yung pulis na yun. Aba niya, tingin kita eh, tingin lang. Gusto naman yun sa atin na yung window shopping, titingin ka lang. Pagkalis mo, natitigan mo na parang ibusog na busog na, parang feeling mo ikinakasalamin na. Kala mo ikinakasalamin na at dagin na, parang may ulan. Aba, sabi niya ako yung katingin ng pulis. Tapos bigla ay ako'y kumalamakin diyan. Ang Lord, gusto ko ng pulis na isnali ako'y nagugutaw. Aking pera, sakto lang pambili ng chowking. Kaya ako'y punta ng chowking. Ako'y pagbabayad na. Kung pagbayad kong ganyan, magsimba ako, may tumansik sa sahig. Para ako may nasig pa tumansik. Paglihong ko, ay, salamin. Salamin ito eh. Ako'y kinuha, dahan-dahan ko ng mga kamalit. Ako'y pagtingin ko, sunglass na pulis. Pagbihirap, sabi ko, Diyos ko, Lord, thank you. Thank you, meron ng bagong pulis. Kaling sa Panginoon. Palagpakan muna natin ang ating Panginoon. Blessing of God will always come in our lives in due season. Yes. Kapag ikay handa na, darating yan sa buhay natin. Hindi mo pwedeng pilitin. Pag natin sinasabi ang hindi ukol ay pabukol-bukol. Hindi bubukol. Sabi ko, Lord, gusto ko ng kotse. Gusto ko ng kotse. Wala naman akong kotse noon. Tapos naman laging sakay sa tricycle, sakay sa bisikleta, sakay sa jeep. Makikisuno dito, makikisuno doon. Manghihiram ng ganito, manghihiram ng ganon. Lord, gusto ko ng kotse. And
hindi ako humingi ng tricycle. Ano ba ng tricycle? Gusto ko yung kutse? Bakit ka? Kutse gusto ko eh. Pag ikay humingi ng tricycle, saan? Bibigyan ka ng tricycle. Oo! Kung anong hihingin mo, sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka, ikay makakasumpong. Ay, hindi humingi ako ng kutse. Humingi daw eh. Lord, may kutse. Isang dali, kinakalaki, prepare ko ng ating sarili. Ay pagka ikay may kutse, may tools. Kailangan may tools. May kutse. Ano ka magkakutse? Wala kang tools. Hindi ako bumili lang muna ng tools. Yung nakakaya bumili din. Bumili mo ng tools. Sabi ko sa mga yung mamaya, pagkaya kayo uuwi ng Maynila. O pupapasyan ka kung saan. Pag uuwi mo, pasalubungan mo naman ako. Anong pasalubong gusto mo? Ay, pasalubungan mo ako ng tools. Kahit anong tools. Siguro isip siya ng mami, ano ito ang balang ito? Ay, hihingi ng tools. Wala namang tutulsan. Wala namang sasakyan mo. Ay, basta ako bigyan mo ng tools, ako'y magkakaroon ng kutsi. Ah, wala nga naman, ako'y pumunta doon sa... So, busy na aking ama isang araw. Kala ko sa Bible school, nagtuturo ako sa Bible school. Gusto ko magtanghalian doon. At meron ako naramdaman kakaibang pagpapala ng Diyos. Punta ako doon. Wala naman akong iniisip na may katubunan pala ang Diyos sa akin. Pagkatapos kong kumain, sabi sa akin, oh, inabot sa akin ng susi. Sabi kayo naman ito, meron doong kotse sa baba, Honda Civic. Bumaba ka, kunin mo iyon at dali mo nang pauwi. Ganyan bang pala ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid? I-prepare natin, pinipreper tayo ng Diyos, mga kapatid, para pag tumanggap tayo ng blessing, nandun pa rin tayo, natili pa rin tayo. Yes. Kapag humingi ka ngayon, gusto mo, Lord, ng kotse, Everest. Everest agad, gusto mo? Gusto ko Everest. Baka mamaya magbibigyan ka ng Diyos ng Everest, hindi na tayo makasimba ng Linggo. Ay meron akong ano eh, merong nakikiusap sa akin kamag-anak, ay pagdadrive ko daw bagong dating. Galing abroad, pagdadrive ko, ay ngayon lang araw, Linggo lang ang pwede ipasyal sila. Nako, hindi na ako makakapunta sa church at busy, ay ipapagawa ko rin sa sakyan. Nako, ay sinawang marami ng dahilan. Sabi ng Diyos, hindi ako pwede bigyan ng Everest. Ay hindi makikita rin sa church. Pero pag ready na tayo mga kapatid, kahit pa Fortuner, BMW, kahit alamingin mo, ay bibigay ng Diyos sa atin. Bakit? Ang gusto ng Diyos, ikaw ay komportable sapagkat ikaw ay anak ng ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos, puno tayo ng pagpapala sapagkat siya Diyos ng pagpapala. Hindi ako naniniwalang tayo maghihirap at paghihirapin ng Diyos samantalang ang ating Diyos ang siyang pinakamayaman sa lahat. Paano mo iisipin na tayo yung pinaghihirap ng ating ama? Abay, meron kang amay, makikita ko ka. Aking ang matitiis sa gwinit ay makikita ko maglalako diya ng kung ano-anong palamig. Matitiis ko kayo? Yeah. Hindi ko matitiis yun. That's true. Oh, maglako ka ng iPad, anak. Palamig, ano iPad ang ginako, maglalako pa rin. Hindi matitiis ng Diyos na tayo nananatili na nabibigatan sa ating pong mga buhay, mga kapatid. At ang gusto ng Diyos ay ibigay sa atin ang pagpapalang nararapat sa akin. Kaso lang, paano ba ibibigay sa inyo ng Diyos ng iPad? Paano ba ibibigay ng Diyos ang isang bagay na mahalaga, isang bagay na precious, kung ikaw ay hindi handang tumanggap nito? Pero isa lang ang magagaranti ako sa inyo, mga kapatid. Bago pa natin hingin ang isang bagay sa ating Panginoon, hawak na ng Diyos ang kasagutan sa ating kong mga kahilingan. Bago pa tayo dumating sa church na ito, naghihintay na ang ating Panginoon para ibigay sa atin ang ating kong mga blessings na inihingi sa Kanya. 2016 is a year of blessing in our lives. Tapos na yung 2015 na puno ng problema at puno ng pagsubok, puno ng maraming mga negatibo, 2016 is a year of blessings in our lives. The question is, are you ready to receive the blessing of God today? Are you ready to receive the blessing of God? Babae, mga kapatid. Oh, Lord, Sir, ibigay mo sa akin ang tubig na ito para ko'y hindi na mauhaw, para ko'y hindi na magpabalik-balik dito para umiging. Sabi ng Panginoon,
eh di dalhin mo ang iyong asawa. Hihingi ka sa akin ng tubig, dalahin mo ang iyong asawa. Sabi ng babae, ako naman, huy, walang asawa. Sa literal na paningin ng tao, tapat ang pagsasabi ng babae na ako'y walang asawa dahil totoo namang siya'y walang asawa noong oras na yon. Pero ang sabi ng ating Panginoon, totoo na ikaw ay walang asawa sapagkat ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Pero mayroon kang limang asawa. Itunay ka naman ano? Ay, wala nga naman akong asawa. Yan parang isang lalaki, ako ay hindi nakapasok dahil ako ay may natupad. Ako ay nagkaroon ng kanser. Ah, ay parang naging bakit ka nagkaroon ng kanser? O, pasensya na kayo ng aking pera ay ginastos ko dahil ako ay may kanser. O ba? Pero totoo ay hindi siya may kanser. Bumili siya ng kotse. Pinag-alanan niya ang kotse na kanser. Kaya siya mayroong kanser. Masabi na babae, ako'y walang asawa. Wala kang asawa. Dahil ang kasama mo'y hindi mo asawa. Pero meron kang limang asawa. When we get used to what we are doing, we tend to forget. Kapag ikay nasanay nang gawin ang mga bagay na negatibo sa iyong buhay, come on, Brits. It seems like feeling normal. Kapag ang isang bagay lagi mong ginagawa yung isang bagay na mali, sa simula, makakaramdam ka ng konsensya, mali ito eh, hindi ito tama, mali talaga ito. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay namumusap sa atin pong mga puso, mga kapatid. At pinapagkapag tayo sinasabi, mali yan, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Pero dahil parati natin ginagawa, yung intensity of God's dealing in our lives is weakening. Humihina. Hanggang isang araw, makikita mo yung sarili. Akala mo'y normal na ang iyong ginagawa. That's true. Come on. Normal na ang ating ginagawa, mga kapatid. Pero sa harapan ng Diyos, no. Meron kang limang asawa na dinadala sa iyong sarili nang akala mo'y wala na. Pero sa ating kaloob-looban, meron tayong dinadala na hindi karapat-dapat sa Diyos. Kinakailangan mo kung gusto mong humingi sa akin ng tubig na hindi ka na mauuhaw, dalahin mo ang iyong asawa sa aking harapan. There is a call to surrender. Yes. Hindi pwedeng puro-puri, puro kanta, puro sayaw, puro ganito, and you never get the chance to look at ourselves and realizing kung ano ang gusto ng Diyos sa ating pong mga buhay. Si Hannah, mga kapatid, ay isang babaeng matindi ang kanyang pangailangan kung gusto niyang magkaroon ng anak. Pero bago pa siya humingi ng isang anak sa ating Panginoon, mayroon ng anak na nakahanda ang Diyos para kay Hannah. Pero every time na pumunta si Hannah sa Shiloh, she was praising along with other people for the sake of praising Allah. That's true, that's true. Alam niyo, mga kapatid, pag tayo pumunta sa church at kumalakpak dahil ang lahat ay kumalakpak, it has nothing to do with our relationship with God. That's right. Come on. Kapag tayo ay nakikanta, alam nyo nga, hindi na natin memorize yung iba mga kantay. Basta bumuka yung ating bibig, sunod, kahit wala sa tono, sunod. Pero mga kapatid, ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung pagbuka ng ating bibig. Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung lakas ng ating palakpak. Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung lakas ng talong natin. Ang tinitingnan ng Diyos ay kung ano yung nasa kaloob-looban natin, mga kapatid. It's not what we show our brethren. It's not what it's what we show to our God. Right. Ang sabi ng Panginoon, kung nangyari kay Hannah, mga kapatid, gusto ko magkaroon ng anak for so many years, hindi binigay ng Diyos sa kanya. Dahil ang kanyang praise and worship is universal. Universal. Ang universal praise ay yung sabay ka sa lahat. Pero ang authentic ay ibang bagay ito. Yes, that's true. Ang authentic
Ang original ay ibang bagay, sapagkat ito'y mas malalim at ito'y mas matibay at ito'y mas pure sa harapan ng ating pong Panginoon. When Hannah gave her authentic worship to God, at ang sabi ng Biblia, ipinuos niya ang kanyang kaluluwa sa pagsamba at paghiling sa Diyos. And at that point, ang sabi ng Diyos, ito na ang oras. This is the time I will bless you with Samuel. This is the time that I will bless you with a child. At siya'y nagkalantao sa ating pong Panginoon. And the woman said, Lord, bigyan mo ko ng tubig na buhay na upang hindi na ako mauhaw at hindi na ako magbabalik-balik dito. Dalahin mo muna sa akin ang iyong asawa. We come to church, we praise, we worship God. But God is expecting us to surrender our husbands to Him. Ina-expect ng Diyos na mag-surrender tayo ng isang bagay sa ating sarili sa harapan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. And we will receive the blessing of God in our lives today. Yes. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, kumilyo tayong lahat. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. We need to understand that there is a spiritual activity going on at this very moment. Na marahil ang ating mga mata ay nakatuon sa taong nakatayo sa likod ng pulpitong ito. Marahil ang ating mga paningin ay nakatuon sa mga altar singers. Marahil ang ating mga mata ay nakatuon sa mga musicians. Marahil ang ating mga mata ay nakatuon sa mga taong nagli-lead sa atin sa lugar na ito. But there is more than that, church. There's somebody in the middle of this church who came before us. Mayroon ang nauna dito sa atin. At ito'y hindi natin nakikita, mga kapatid. Pero kung atin lang ihilingin sa Diyos, Lord, give me the revelation. Ibigay mo sa akin, Panginoon, ang iyong Espiritu upang maunawaan ko, Panginoon. Hallelujah. Kung anong kalooban mo ngayong umaga nito, then Amen. You will have a change of life for this year and years to come. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay makita natin at maramdaman natin ang kanyang pagkilos sa kanyang buhay, sa ating mga buhay sa umaga nito. Are we ready to receive the water of God in our lives? Ang dapat tayo tanggapin ang anointing ng ating Panginoon ngayong umaga nito, mga kapatid. The anointing of God will change the way we think. The anointing of God will change the way we see things. The anointing of God will change our perspective in life. The anointing of God will change our emotions. Hallelujah. The anointing of God will change our mentality. Yes. The anointing of God will change the way we serve Him. Hallelujah. Hallelujah. Meron ba tayong pangangailangan ngayon, mga kapatid? Praise the Lord. Kung meron kang pangangailangan, mga kapatid, sa iyong buhay na walang sino mang nakakalam, sino mang nakakaunawa, walang sino mang nakakakita ng iyong pasanin, walang sino mang nakakakita ng iyong saloobin, walang sino mang nakakaunawa ng iyong sitwasyon, Jesus is here right now. Hallelujah. And He's got the answer to your questions. Yes. Wala akong kakayanan, mga kapatid, na magbago ng sino mang buhay. But Jesus has something for us today. Meron siyang kakaibang dala, mga kapatid, sa'yo. Let's claim it, mga kapatid. This is a personal dealing of God in our lives. Huwag mong isipin ngayon ang iyong katabi. Huwag mong isipin ang iyong kasama. Huwag mong isipin ang sino pa mang tao ngayong umaga nito. Jesus came here for you. Napunta ang ating Panginoon dito bago ka pa dumating kanina umaga.
Nauna na ang ating Panginoon dito at naghihintay para sa'yo. Para sa'yo, kaya nandito ang ating Panginoon. Mayroong layunin ang ating Panginoon. He wanted to anoint you with His Spirit. He wanted to change your life. He wanted to change your direction. He wanted to change your perspective in life. He wanted to pour the blessings in your life. Hallelujah. Hallelujah. Let's desire. Lord, give me this water. Ibigay mo sa akin, Panginoon, ang tubig na ito pag hindi na ako mauhang o kailanman. Lord, ibigay mo sa akin ang revelation. Anoint me, O Lord Jesus. Give me this water, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kung mayroon kang dalahin yung oras na ito, bakit hindi mo dalahin sa altar na ito? At ibigay mo sa ating Panginoon ang lahat ng iyong pasanin. And God will pour His blessings in your life. There is a great blessing waiting for us, church. May blessing na naghihintay ang Diyos sa atin. It's a matter of us claiming the blessing of God today. Church, this is a new year for all of us. And God wants to give us the new beginning. Kung meron tayong pagkukulang at pagkakamali noon, this is the chance for us for a new beginning. This is a chance for us for a new life. Hallelujah. Oh, hallelujah.